ang matinding paghihiganti ng hardenero sa boss na namahiya sa kanya. Isang hardenero minaliit ng kanyang boss sa harap mismo ng kanyang 9 taong gulang na anak. Matapos makita kung ano ang nangyayari, ay agad isiniwalat ng anak ng hardenero ang isang sekreto tungkol sa amo na sadya sa kanyang nagpanginig. Isang tanghali kung saan ang sikat ng araw ay lumalatag na sa malawak na hardin ng St. Clair Mansion. Dito, makikita si James Thorne, isang 40 taong gulang na lalaking may kulubot ng noo at balat na sunog sa init ng araw ay metikuloso lamang na nagtatabas ng damo. Ang kanyang anak ay si Finn, isang 9 taong gulang na batang sadyang nagpa-interes sa maraming bagay. Naglalaro lang siya malapit sa kanyang lolo, mapayapang paligid na nabasag lamang ng isang malakas na ingay nang nabasag na salamin. "Dad, hindi ko sinasadya!" sigaw ni Finn. Namumutla sa sobrang kaba, napabitaw naman si James sa hawak niyang tools at may pagmamadali nang lumapit sa kanyang anak. "Bakit anak? Ano nangyari? Nasaktan ka ba anak?" unang sambit ni James nang malapitan ang kanyang anak. Ilang saglit pa ang boses ng kanilang amo na si Mr. Everett ay iyon ang madidinig sa kabuuan ng hardin. Isang lalaki na nakasuot ng suit at mukhang namumula sa galit na kaagad bumungad sa mag-ama. "Thorne, ano bang nangyayari dito? Ano ang ginawa ng anak mo?" agresibong pagtatanong ng amo. Si James ay kaagad namang pumasisyon sa pagitan ni Mr. Everett at ng kanyang anak. "Mr. Everett, aksidente lang po ang nangyari. Hindi po sinasadya ng anak ko." Gayunpaman ang kanyang amo ay wala ng pasensya sa anumang pagpapaliwanag. "Manahimik ka. Ang orchid sa hardin ko ay natatangi. Ini-import ko pa yan mula sa Southeast Asia. Higit pang halaga niyan kaysa sa taunan mong sahod." Sambit ng amo, taglay ang tinging nagliliyab sa galit. Ang mukha ni James ay namutla ng bigla, nanginig na rin ang kanyang kamay habang lumalapit sa kanyang boss. "Pakiusap, Mr. Everett, babayaran ko na lang po ang nasira ng aking anak. Magdadagdag na lang po ako ng oras sa pagtatrabaho." Pagmamakaawang pakikiusap ng hardenero para madepensahan ng kanyang anak. "Ayoko nang makadinig ng pagdadahilan, Thorne. Hindi mo na nga naaayos ang trabaho mong simpleng pagtatabas lang ng damo. At ngayon, ganito pang gagawin ng anak mo? Pasensyahan tayo. Pero, you're fired. Ayoko nang makita ka pa dito, lalo ng iyong anak. Mag-empake ka na at umalis." Si Finn na mapagtanto ang pagkaseryoso ng sitwasyon ay napayakap ng bigla sa hita ng kanyang ama habang lumuluha. "Dad, patawad! Hindi ko po sinasadya yung nangyari eh!" Napayakap na si James sa kanyang anak, sinusubukang pag-aanin ang loob nito. "Pakiusap naman po, Mr. Everett. Bigyan niyo sanang konsiderasyon ng aking pamilya. May sakit din pong anak kong babae. Kailangan ko po ng trabahong ito." Sa kabila nito, ang kanyang amo ay napapatingin pa sa nabasag na salamin bago mapalingon kay James nang may pagkadismaya. "Hindi ko na problema yun, Thorne. Wala na akong tiwala sa sinasabi mo. Ayoko nang magtrabaho ka pa sa akin." Habang namamasda ng pagmamakaawa at halos pagluhod nito, ay nakakuha ng tapang si Finn para humakbang papaharap. Sumigaw siya sa malakas na tinig gamit ang buong kalakasan ng kanyang baga. "Huwag niyo naman po sanang gawin ito. Mamamatay po si Willow kung hindi siya magagamot agad-agad. Lagi po kayong ganyan. Tinatrato niyong lahat ng hindi maganda. Nakita ko yung ginawa niyo sa driver noong nakaraang linggo." Ang boses ng bata'y madidinig mo sa buong hardin dahil sa lakas dala na rin ng labis nitong frustrasyon. Ang katahimikan na sumunod ay naging nakakabingi nang mamutla si Mr. Everett sa sekretong po pwedeng mailahad ng bata sa kanyang harapan. Napapatingin si Mr. Everett sa kanyang paligid, sinisiguradong walang sinumang iba na makakadinig. Sinubukan niyang lapitan ng bata pero si James ay agad nang humarang. "Pasensya na talaga, Mr. Everett. Pangako na gagawin ko po ang lahat. Bigyan niyo lang kami ng isa pang tsansa. Nakadepende po dito ang aking pamilya." Natigilan si Mr. Everett sa pag-iisip ng kanyang magiging desisyon. Napapasiring na ng tingin sa mag-ama. "Hindi pa rin ang sagot ko. Lumayas na kayo dito, mag-ama.
At James, pakituruan mong anak mo na manahimik o ako na mismo magpapatikom ng bibig niyan. Kanyang tugon. Di kalayuan sa mansyon, sa isang kwarto sa ospital, kung saan ang ritmo lang ng pulso mula sa heart monitor ang iyong madidinig, ay naririta si Laurel Thorne. Isang babaeng nasa 30 taong gulang na may pagod na mga mata at walang ayos na buhok, hawak ang kamay na namumutla at nangihina niyang anak na babaeng si Willow. Binabantayan ni Laurel ang bawat kilos na ginagawa ng kanyang anak, ang bawat mahihina nitong paghinga. Natatakot na ang bawat sandali ay maaring maging huli na. Mama, darating po ba si Papa dito at si Finn para dalawin ako? Gusto ko na pong tumayo dito at makapaglaro. Namimiss ko ng bunso kong kapatid. Mahina niya salita na animo hindi mo na madidinig. Malakas namang napalunok si Laurel na pipilitan ng tumawa. Darating din sila anak, nasa trabaho lang si Papa mo. Kasama niya si Finn doon. Huwag ka masyadong mag-alala anak at dadalawin ka din nila agad-agad. Kaya magpahinga ka na lang muna ngayon at sigurado akong miss na miss ka na rin nila. Ilang sandali pa'y nagbukas na ang pintuan ng kwarto. Pumasok ng doktor taglay ang seryosong mukha. Napatayo naman agad si Laurel. Ang kanyang puso ay nagmabilis ng bigla sa pagtibok. Nabunga ng antisipasyon at masamang balita. Mrs. Thorne, pwede ba tayong mag-usap na muna sa labas? Sandali lang naman, marahan na napatuon si Laurel sa kanyang anak para magpaalam na muna. Anak, lalabas lang si Mama, saglit at mag-uusap lang kami ni Doc. At babalik na rin ako pagkatapos para bantayan ka. Paliwanag ni Laurel sa kanyang anak. Sabay sunod na sa doktor papalabas ng kwarto. Nakarating sila sa hallway. Si Dr. Michaels naman ay hindi na rin nagsayang ng oras. Mrs. Thorne, ang kondisyon po ni Willow ay humihina ng husto. Mas mabilis pa kaysa sa aming inaasahan. Kung hindi natin may sasagawang treatment na dati ko nang nasabi sa inyo. Sa tingin ko'y ilang araw na lamang ang kanyang itatagal. Maingat na paliwanag ng doktor, pinipiling maigi ang bawat salitang kanyang masasabi. Nanginig bigla ang tuhod ni Laurel, parang naglahong biglang lupa sa kanyang kinatatayuan. Pero, sinabi niyo rin, Doc, na may ilang linggo pa kami para mapaghandaan ng lahat. Papaano pong naging posible ito? Kanyang tanong. Desperado sa anumang paraan na makakapagligtas sa kanyang anak, marahang hinawakan ni Dr. Michaels ang kanyang balikat. Patawad, pero ang sakit ng inyong anak ay agasibong lumalala ng mabilis. Tanging ang treatment na lang ang nititira nating pag-asa. Pagbalik sa kwarto, ay naupo na siya sa tabi ni Willow, napapaisip ng malalim sa malaking halagang kanyang kinakailangan. Ang halaga ng treatment ay nakakalula para sa isang kapuspalad na gaya nila. Higit pa ito sa pupwedin lang kitaing mag-asawa bilang mga hardinero lamang at tagalinis ng bahay. Napapatingin si Laurel sa kanyang anak na napakahina pa rin at nahihirapan sa paghinga. Mama, bakit ka naiyak? Ayoko pong malungkot kayo. Ano po bang nangyari? May pag-aalalang tanong ni Willow. Agad na nagpuna si Laurel ng kanyang luha. Wala ito anak. Pagod lang si Mama. Yun lang yun. Dito na biglang nag-vibrate ang phone ni Laurel sa kanyang bulsa na agad niyang hinugot. Nakita niya sa screen ang imahe ni James at kanya na itong sinagot. Hi mahal, kamustang trabaho ngayong araw? Malumanin na pagbati ni Laurel sa kanyang asawa. Hindi malaman kung papaanong ihahayag ang kaninang sinabi ng doktor sa kanya. Bago pa man din niya masabi yon, ang nanginginig ng boses ni James sa kabilang linya, napupuno ng emosyon at takot. Nasisanti ako ni Mr. Everett mahal. Nang madinig ito ni Laurel ay tila bumagal bigla ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang bawat ingay ng heart monitor ay nag-e-echo sa kanyang tenga. Nadama ni Laurel ang pakiramdam na waring ang bigat ng mundo ay pumasang bigla sa kanyang balikat. Nagawa na rin niyang ibahagi ang makakapanlumong balita tungkol kay Willow. James, sinabi ng doktor na may ilang araw na lang ang itatagal ng ating anak kung hindi maisasagawa ang treatment. Napakalaki ng halaga. Hindi natin kakayanin. Agad na natahimik ang linya na nababasag lamang sa ingay ng malalim na paghihinga ni James. Pero nagawa din naman niyang makatugon. Taglay ang determinadong boses sa kabila ng kanyang nalaman. Magbabalik ako sa mansyon. Magmamakaawa ako kay Mr. Everett.
o kahit sa kanyang ama na si Mr. Sinclair. Kailangan nilang maunawaan, hindi natin pwedeng hayaang mamatay ang ating anak. Mababakas muna sa mukha ni James ang desperadong determinasyon. Napatingin na lang siya kay Finn na nakatingin sa kanya na may nanlalaking mata sa takot. Anak, kailangan nating magbalik sa mansyon. Ngayon tayo mas kailangan ng bunso mong kapatid. Sumang-ayon naman agad si Finn at agad na nga nagbalik ang mag-ina sa mansyon. Napatanong din naman si Finn. Papa, paano naman kung hindi pumayag si Mr. Sinclair? Napahigpit naman ang paghahawak ni James sa kanyang kamay. Kailangan niyang makinig. Habang sila'y lumalapit sa mansyon ay nakita na nilang kaagad si Mr. Everett sa hardin na nag-aatas sa mga manggagawa. Huminga na muna ng malalim si James. Pinagtibay at inihanda. Muna ang kanyang sarili bago lumapit. Si Finn ay nasa kanyang tabi lamang. Sir, nagmamakaawa pong muli ako. Kailangan ko pong makipag-usap sa inyo na may kinalaman sa aking anak. Salita ni James, ang kanyang boses ay nanghihinig pero nagdadala ng determinasyon. Naging matigas naman din ang ekspresyon ni Mr. Everett nang masilayang muli ang magama. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko sa inyo kanina? Si Santi na kayo, hindi ba? Kaya ano pang ginagawa niyo dito? Sabay na ba kayong magmamakaawa ng anak mo sa akin? Napaluhod na nga si James habang si Finney na sa kanyang tabi lamang. Pakiusap po, kailangan po ng aming anak ng treatment. Kung hindi po'y mamamatay siya, malaking halaga po ang aming kailangan kaya pakiusap naman po. Sana po ay rekonsideran niyo naman ang pagpapaalis sa amin. Kailangan kong tsansang ito para mailigtas ang aking anak. Gagawin ko pong lahat, pangako. Naluluhang pakiusap ni James. Ang kanyang boses ay nababasag na ng kanyang matinding pagluha. Si Finn ay naiiyak na rin. Papa, wag! Bulong ni Finn, hindi makayanan ang ginagawang pagsusumamon ng kanyang ama. Shh, anak! Kuminsan sa ating buhay ay kinakailangan nating lunukin ang ating pride. Ito ay para sa ating pamilya. Pabulong ding tugon ni James sa kanyang anak. Napapangisi naman si Mr. Everett. Tingnan niyo yung itsura niyong dalawa. Nakakairita kayong parehas. Ganito ba ang tinuturo mo sa iyong anak, Thorn? Ang magpakababa na parang isang uod, sambit ni Mr. Everett habang pinapaikutan ng magama na animoy isang predator. Tumayo ka nga. Tumayo na rin agad ang magama, nanginginig at labis na nahihiya. Pakiusap naman po. Baliwala na po sa akin kung pababain ko pang sarili ko. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng aking anak. Sambit ni James, pero napahinto na siya dahil sa isang malakas na sampal na tumama sa kanyang mukha. Manahimik ka na. Wala ka ng silbi pa, kaya bakit kita kakaawaan? At saka, bakit ko naman ililigtas ang anak mo? Si Finn ay hindi na nakapagpigil pa sa kanyang naririnig at nakikita, kaya't nagtaas na naman ang bata ng boses. Tama na yan! Huwag mong saktan si Papa! Natuon ang atensyon ni Mr. Everett sa bata. Ang kanyang mata ay naguumapaw na sa galit. Agad niyang hinawakan si Finn na mahigpit sa braso. Hinihila itong papalayo sa kanyang ama. Bastos kang bata ka! Tuturuan ko kayong magama ng leksyon tungkol sa respeto! Dito na dumating sa eksena ang matandang ama ni Everett na si Mr. Ambrose Sinclair, ang tunay na may-ari ng buong state. Namasdan niya ang eksena, hawak ng kanyang anak si Finn nang mahigpit sa braso, habang si James ay namumula pang labit pisngi dahil sa malakas na pagkakasampal sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang natatakot at desperado. Hindi na rin niya napigilan ang magsalita, pero waring walang boses na lumalabas sa kanya. Marahil ang natitigilan pa siya sa desperadong pagsigaw na ginagawa ni Finn. Umiiyak ng todong bata, namumula na ang mukha dala ng takot at indignasyon. Nagawang duruin ng bata si Mr. Everett Sinclair nang walang takot at walang anumang pag-aalinlangan. Alam kong ginawa mo sa matandang driver! Sinaktan mo siya at minaliit gaya ng ginagawa mo kay Papa! May konbiksyong pagsisiwalat ng bata na madidinig mo sa kabuuan ng malawak na hardin. Ang galit na ekspresyon ni Mr. Everett ay napalitan ngayon ng pagkaputla. Nalalaki ang kanyang mga mata nang dahil sa pagkasindak at pagkataranta. Ano sinasabi ng batang yan? Sambit ni Mr. Ambrose na agad nang naguluhan at nagka-interes sa naisabihin ng anak ng kanilang hardenero. Si Everett ay natigilan at bahagyang kinabahan. Dad, huwag kang maniniwala dyan. Siyempre nagsisinungaling lang yan para madepensahan yung ama niya. Pag-almang tugon ni Everett,
Si James naman na dinadala pa rin ang namumulang marka ng pagkakasampal sa kanya ay sinubukan pang pakalmahin ang sitwasyon. Finn, pakiusap. Huwag ka na magsalita pa. Nandito tayo para makiusap na mabalik ako sa trabaho. Hayaan na natin kung ano yung nakita mo. Mas mahalaga sa atin ngayon ang kaligtasan ng kapatid mo. Sambit ni James pero ang kanyang mga salita'y tila tumatama lang sa binging tenga. Sadyang nagagasolinahan si Finn ang kanyang tapang at pagka-inosente bilang bata. Matapos makitang hindi makatuwirang pangyayari sa kanyang ama ay nagpatuloy lamang. Nakita ko po yung lahat ng ginawa niya mula dun sa bintana ng attic. Kitang-kita ko kung paano sigawan ni Mr. Everett yung driver at nagawa pa niyang itulak ng malakas. Marami siyang masasakit na salitang binitawan sa driver. Nilalait siya at minamaliit dahil daw mahirap lang siya. Sinabi pa niya na hindi na makakapagtrabaho si Manong dito sa bayan kahit saan at kahit kailan. Sigaw ng bata sa harapan ni Mr. Everett. Sa boses na kahit nanginginig ay napupuno naman ang katapangan. Hindi mo naman siguro papaniwalaan yan, Dad. Bata lang yan at wala siyang alam sa kanyang sinasabi. Pangangatwira naman ni Everett na animi walang halagang lahat ng sinasabi ni Finn. Lumapit si Everett ng marahan sa bata, nakayukom na ang kanyang mga kamao. Ikaw, ang bata mo pa, sinungaling ka na. Pwes, tuturuan kita kung papaano manahimik. Si James nang makitang gagawing pananakit ni Mr. Everett sa kanyang anak ay nagawa ng umakto, nang biglaan at mabilis. Bago pa man masaktan si Finn ay nagawa na niyang pumagitna. Huwag mo sasaktan ang aking anak, bata lang siya. Kung may gusto kang gawing masama ay sa akin mo gawin. Malino na pagpapahayag ni James, nanginginig dahil sa adrenaline at protective instinct ni isang magulang. Si Mr. Everett ay napahinto na rin matapos siyang maharangan. Tumabi ka nga, labas ka sa gusto kong gawin. Kailangan madisiplina ang batang yan. Si Mr. Ambrose ay napatingin na sa mag-ama. Ang kanyang expression ay magkahalong pag-aalala at pag-aalinlangan. Ang hardin na dati isang lugar ng kapayapaan ay waring naging minefield ngayon ng mga akusasyon at sekreto. Naging makapalang hangin sa tensyon na dinadala nito, na ang bawat paghinga ay waring may bigat na tonelada. Iwan mo ang bata na mag-isa. Seryosong pag-aatas ni Mr. Ambrose sa kanyang anak. Kung kasinungalingan ang kanyang sinasabi, ay bakit ka umakto na may pagkabayolente? Si Everett ay namutla pang lalo. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay waring nasisira na ng dahan-dahan. Naiinsulta lang kasi ako masyado sa mga sinasabi nila, Dad. Alam mo naman, Dad, kung paano kong pag-ingatan ng reputasyon ko. Si Mr. Ambrose ay nagtaas ng kamay, pinapahinto sa pagsasalita ang kanyang anak. Pagkatapos ay tinignan na niya na seryosong bata para magtanong. Iho, nais kong ikwento mong buong mong nakita. Huwag kang matakot dahil walang mananakit sa'yo hanggat nandito ako. Gustong umalma ni Everett pero labi siyang natatakot at kinakabahan sa presensya ng kanyang ama. Si James ay nakatayo pa rin para proteksyonan si Finn pero nagawa din niyang tumabi para hayaan ang kanyang anak na makapagsalita. Ayos lang yan, anak. Sige lang, sabihin mo katotohanan gaya ng palagi kong tinuturo sa'yo. Magtiwala ka kay Mr. Ambrose. Hindi niya hayaang masaktan ka. Marahang pagpapaliwanag ni James para mapalakas ang loob ni Finn na napapahinga na ng malalim sa kaba. Napatingin na muna siya sa kanyang ama at kay Mr. Ambrose bago ganap na nakapagsalita. Hindi lang po yung driver ang nakita ko, sa totoo lang po. Nakita ko rin po si Mr. Everett na sinisigawan yung tagaluto ng nakaraang linggo. Sinabi po niya na sisisantihin niya si Manong kung magrareklamo tong hindi siya nakakasahod ng tama. Meron din pong sandali kung saan tagalinis na gawa ring takutin ni Mr. Everett. Sinasabing ipapadeport niya to kung hindi to magtatrabaho kahit na siya'y may sakit. Naawa po ko nun sa kanya kasi nagtatrabaho po siya buong araw nang umiiyak sa sakit ng kanyang katawan. Ni hindi na nga po niya mabuhat yung isang balde ng tubig na ginagamit niya sa paglalampaso na halos ikahulog na niya sa hagdanan. Napakasinungaling mo talaga. Pasigaw na pag-alma ni Everett na natahimik din bigla nang matalas ng titigan ng kanyang ama. Manahimik ka. Sige lang, Finn. Magpatuloy ka sa pagkukwento. Mas tumapang naman si Finn dahil sa atensyong inilalaan ni Mr. Ambrose sa kanya. Nagpatuloy lang si Finn sa mga akusasyon. Marami pa po, Mr. Ambrose.
Narinig ko pong malinaw si Mr. Everett na may kausap sa phone. Inoorganisa nila ang isang plano para mainobrahin ang time records ng mga trabahador. Ang mukha ni Everett ay namumutla lamang lalo sa bawat salitang binibigkas ng bata. Ang kaninang tingin niya na napupuno ng galit at nag-uumapaw na ngayon sa pagkataranta. Dad, huwag mo sabihin na mas paniniwalaan mong kwento ng batang yan kaysa sa akin. Muli na namang itinaas ni Mr. Ambrose ang kanyang kamay para mapatahimik ang kanyang anak. Ang mga akusasyong nadidinig ko ngayon ay hindi basta-basta't hindi ko pwedeng isantabi na lang. Hindi ako makapaniwala na nagagawa mong takutin ang bawat staff ng aking state. Ginagawa mo yan sa likuran ko? Naging mabigat ang atmosfera ng paligid ng dahil sa mga revelasyong pinakawala ng bata. Wari mong isang na-corner na criminal ngayon si Everett dahil sa nervyos na kanyang nararamdaman. Napapailing na lang din si Mr. Ambrose nang dahil sa labis na pagkadismaya. Mr. Ambrose, pasensya na po. Wala po kong alam sa mga nangyayari. Wala naman po sinasabi sa akin ng aking anak tungkol sa isinisiwalat niya ngayon. Abala po kasi ako sa pagtatapos ng sarili kong trabaho. Niisasama ko lang naman po ang aking anak para may makatuwang ako kahit na papaano. At napahinto na rin kasi siya sa pag-aaral. Ang konbersasyon nila ay naputol namang bigla ng isang hindi inaasahang tawag. Sinagot na rin ni James ang kanyang telepono na nanginginig niyang mga kamay. Mula ito sa ospital, kaya naman nangamba siya ng sobra na halos mapatalon ng palabas ang kanyang puso sa kaba. Hello, Mr. Thorne? Ako nga, bakit? Anong nangyari sa anak ko? Kanyang tanong na boses na nagtataglay ng pag-alala. Ang kanyang mukha'y biglang binalot ng matinding pagkasindak. Hindi, hindi. Diyos ko, wag ang anak ko. Huwag niyo po sanang hayaan na maging totoo ito. Mahinang sambit ni James sa kanyang kausap, sabay tulo na rin ang kanyang luha. Napahawak naman si Finn sa kanyang kamay. Bakit pa? Anong problema? Si Willow po ba? Pinatay na ni James ang tawag, napatingin sa kanyang anak na napupuno ng takot at pag-aalala. Si Willow, nagkulap siya. Kailangan na nating magpunta sa ospital ngayon. Kailangan niya na ng agarang operasyon. Ang tono ni James sa puntong ito ay nagliliyab sa desperasyon. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho ng bigla. Waring nawala na rin sa isip ng mag-ama ang mga nangyayari sa kanila sa mansyon. Walang ibang pinagtutuunan ang kanilang isip kundi ang madali ang sitwasyon ni Willow. Diyos ko, paano tayong makakabayad nito? Paano ng kapatid mo? Papa, huwag po kayong magsinungaling sa akin. Sinasabi niyo palagi sa akin ang lahat ang magiging maayos at wala akong dapat na alalahanin. Pero malayo na yan sa katotohanan ngayon. Pa, pakiusap po. Huwag niyong hayaang mamatay ang kapatid ko. Naiyak na sambit sa kanyang ama. Napatingin na lang si James sa mag-amang Sinclairs. Mawawangis mo sa mukha nila ang labis na pagkalumo. Kailangan na nating umalis, anak. 15 minuto ang makalipas ang halos patakbo ng nakasugod ang mag-ama sa ospital. Si James at Finn ay may pagmamadali ng pumunta sa pediatric wing. Ang puso nila ay kumakabog na sa kaba. Nabungaran na rin nila si Laurel na nasa labas ng kwarto ni Willow. Ang kanyang mukha ay nababasa na ng luha. Ilang saglit pa'y lumabas na rin ang doktor sa kwarto. Taglay ang pagkaseryoso ng kinakaharap na sitwasyon ng pamilya. Mr. at Mrs. Thorne, kailangan na nating mapag-usapan ito agad. Sumunod kayo sa akin. Malinaw na salita ng doktor, pinapasunod sila papasok sa isang pribadong kwarto. Pagpasok doon ay una na nagtanong na may pag-aalala si James. Kamusta na po yung anak namin, Dok? Ang doktor ay huminga ng malalim, mababakas mo rin sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Ang kondisyon ni Willow ay bumabagsak na ng mabilis. Wala nang ibang makakapagligtas sa kanya kung hindi ang operasyon. Yun na lang ang pwede nating piliin sa puntong ito. Alam kong napakamahal na halaga ang kakailanganin pero wala kayong magagawa. Hindi kayo covered ng insurance. Sinasabi ko sa inyo na wala na tayong oras para maghintay pa ng matagal. Kailangan niyong makapagbayad na nang maisalba na natin ang buhay ng bata. Si James at Laurel ay nagkatinginan. Taglay ang kapwa panlulumo nilang nadarama. Habang si Finn ay nakatayo lamang malapit sa pintuan. Kailangan kong gawin ang lahat para maresolbahan ito. Kailangan mabuhay ng bunso nating anak. Deserve niyang mabuhay. Hindi niya kasalanang mapabilang sa mahirap na pamilya. Nakahanda akong gawin ng kahit na ano paman.
Nag-aalinlangan man ang doktor bago nagawang tumugon. Ang kabuang halaga ng operasyon na gagawin ay magkakahalaga na ngayon ng $500,000. Alam kong nakakalulang halaga yan para sa inyo, pero yan na lang ang natatanging pag-asa ni Willow. Alam ni James na wala nang paraan pa para mailigtas ang kanyang anak. Ang katahimikan na sumunod ay naging nakakabingi. Ang kanyang balikat ay nanginginig na ng sobra. Hindi na malaman ng mag-asawa ang kanilang gagawin. Wala na rin nagawa si Finn kundi ang makayakap kagad ng kanyang mga magulang. Wala tayong ganong kalaking halaga. Papaano ng anak natin? Sambit ni Laurel kay James. Gagawin natin ang lahat ng paraan, mahal. Magbebenta tayo ng mga gamit. Alam kong hindi sasapat yun pero makakadagdag din. Hahanap pa ako ng ibang paraan. Minasdan sila ng doktor na may empatya. Nauunawaan ko mabigat sa inyong sitwasyong ito. Pero sa tingin ko, ang pagbebenta ng gamit ay matatagal pa. At kung sakali man hindi rin sasapat, bibigyan ko pa kayo ng ilang minuto para makapag-usap at makapag-isip. Maghihintay ako sa magiging desisyon nyo. Nagawa mo nang iwan ng doktor ang pamilya na mahigpit na nagyakapan. Nagkakaisa sa panlulumo at takot na kanilang nararamdaman. Si James ang unang bumitaw at kagad na nagpunas ng luha. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan tawagan ko lahat ng kakilala ko. Si Laurel ay napatungo na lamang, mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Tatawag naman ako sa bangko, baka pwede tayong makakuha ng emergency loan. Sambit ni Laurel kahit na alam nilang malabo yung mangyari. Ngayon lamang sila nagkaproblema sa ganong kalaking halaga. Hindi nila malaman kung saan ito po pwedeng makakuha, kahit sa mga malalapit man nilang kaibigan o kamag-anak. Si Laurel ay sinubukan pa rin tumawag sa bangko. Si Finn naman ay patuloy lang na nagdarasal, umaasa sa kahit na anong himala na pwede nilang matanggap. Ang bawat sandaling lumilipas ay mas lalo lamang nakakadaragdag sa magkahalong pag-asa at takot na kanilang nararamdaman. Walang sino man sa mga kakilala natin ang magagawang makapaglabas ng ganong kalaking halaga ng pera. Salita naman ni James, matapos ibaba ang 10 niyang tawag. Napaluhan na naman siya, lalo na hindi din mabigyan ni Laurel ng malaking loan dahil sa mababa nilang kakayahan sa buhay. Sa kabilang banda ay nagpatuloy lamang si Finn sa kanyang dasal. Ilang sandali pa'y nagbukas ng pintuan ng kwarto at lahat nga sila'y napalingon. Inaasahan nila na makita ang doktor na nagdadala na nakakasindak na balita, pero nagulat sila nang dumating ay walang iba kundi si Mr. Ambrose Sinclair. Taglay niyang paningin na napupuno ng pag-aalala at determinasyon. Nadidinig kita at ang iyong anak bago kayo umalis ng mansyon. Napagalaman kong nasa masamang kalagayan ng iyong anak at nangangailangan ng agarang treatment. Pahayag ni Mr. Ambrose na siyang bumasag sa katahimikan ng pamilya. Si James ay napatayo naman at sadyang naguguluhan. Mr. Ambrose, bakit po? Nagawang obserbahan ni Mr. Ambrose ang mabigat na pinagdaraanan ni James at ng kanyang pamilya. Ang desperasyon na namamayani sa kanilang mga tingin. Makakatulong ako. Kaya kong bayaran ang procedure na kailangan ni Willow. Nang madinig ito ay naging hawaan biglang pamilya, pero hindi din kaagad makapaniwala. Pero nagtaas kamay si Mr. Ambrose at seryosong nagsalita. Pero may isang kondisyon na muna akong nais na matupad. Si Mr. Ambrose ay lumakad ng papalapit sa pamilya. James, willing akong mabayaran ang halaga ng treatment ng iyong bunsong anak. Buo at walang kulang. Pero nais ko sanang makontrata kang muli para magtrabaho sa akin sa loob lang ng 1 taon. Si James ay nalito sa kanyang nadinig habang nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Hindi ito para sa anak ko, kundi para sa akin. Kailangan ko na 1 taon na aking mapagkakatiwalaan. Si Laurel naman na nakahalo sa usapan, napunuan bigla ng pag-asa. James, yan na lang ang pag-asa natin para mailigtas si Willow. Dito na rin inilahad ni Mr. Ambrose ang kanyang problema. Naniniwala ako na ang kaparehas na isyo ay umiiral din sa aking kumpanya. Kung saan iniwan kong aking anak bilang tagapamahala, kailangan ko na 1 taong tapat, yung makakaunawa sa posisyon ng pagiging 1 empleyado at aayos sa mga pagkakamali na nagagawa ng aking anak. Gaya mo, natigilan si James at kagad na pinroseso ang kanyang nadinig. Magkakaroon ka ng otoridad para gumawa ng pagbabago. Isa na dito yung maitamang kawalang hustisya na nasaksihan ng iyong anak. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay maligtas ng buhay ng bunso mong anak. Si James ay napatinging bigla sa kanyang mag-ina. Papaano naman ho kung makialam na naman ang anak ninyo? At pagbunto na naman niya ng galit ang anak kong si Finn.
napabuntong hininga na lang bigla si Mr. Ambrose. Si Everett ay ganap nang maaalis mula sa lahat ng management roles. Ang lahat ng pagkakamali ay may kaparusahang kinahihinat ng James. Ito na lang ang paraan ko para maitama ang mga kamali ang hinahayaan ko mangyari nang hindi ko nalalaman. Magtiwala ka sa salita ko. Sinisigurado kong hindi mapapahamak ang iyong mga anak sa anumang oras o pagkakataon. Hindi mo kailangan mag-alala sa kanila. Matapos ang pag-uusapan ay ganap ng pinuntahan na nagmamadaling mga nurses at doktor ang kwarto ni Willow. Sinubukan namang sumunod nila James pero ganap na silang naharangan na makapasok. Walang magawang pamilya ni Thorn kung hindi ang magdasal at maghintay sa labas ng operating room. Ganap nang naisagawa ang operasyon matapos pumayag ni James sa kasunduan. Naging madali kay Ambrose ang pagbabayad ng halagang kailangan na ikinagulat ng doktor noong una pero nagawa na rin itong kumilos ng mabilisan. Ang operasyon ay naging matensyon at komplikado na inabot din ng maraming oras. Sa puntong halos lamunin si Finn at ang kanyang mga magulang ng labis na pagkatakot at nerbiyos. Pero nagawa din namang dinggin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Naging malaking tulong din ang malakas na pagtitiwala nila kay Willow. Alam nilang malakas ito at tsak na pipilitin itong mabuhay sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ang kapalit ng matagal nilang paghihintay ay ang magaganda ng resulta ng readings na nilalabas ng mga aparatong nakakonekta kay Willow. Indikasyon na ganap na naging maayos ang kanyang kalagayan. Naging matagumpay ang operasyon na halos nagtagal ng kalahating araw dahil na rin sa kasunduang inilatag ni Mr. Ambrose. Kapalit ng pangako ni James na kanyang gagawin lahat kasabay ng pagpirma ng isang kontrata. Hindi na nagdalawang isip pa si James sa pagpayag. Nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang busong anak at ang bawat minuto ng pag-iisip ay naging napaka-importante. Walang masabi si James kung hindi pa sasalamat sa malaking ibinayad ni Mr. Ambrose para sa operasyon. Walang anuman yun. Ang mahalaga ngayon ay nailigtas na natin ang iyong anak. Pinasunod naman ng doktor ang mag-asawa sa isang maliit na consultation room para pribadong makausap, habang si Finn ay naiwan na muna sa tabi ni Mr. Ambrose. Naging tahimik ang hallway na labis ikinakaba ng dalawa. Nagtataka kung bakit kinakailangan magtagal ni na Laura at James. Sa kwarto yung kasama ang doktor. At gaano ba kaimportante ang sasabihin nito sa kanila? Maya-maya pa ay nagbukas na rin ang pintuan ng consultation room, kung saan ganap nang lumabas si na James at Laurel, taglay ang magkakahalong mga emosyon. Maayos nang lagay ni Willow ayon sa doktor, pagsisimula ni James sa medyo nautal ng boses. Napaluhod na lang siya at napahawak sa balikat ng kanyang anak. Ang kapatid mo'y magaling na, makakasama na natin siya. Tumayo na rin si James taglay ang lubusang pasasalamat sa kanyang amo. Si Willow ay nagpakita ng labis na kalakasan, pero malalagay pa rin siya sa mahabang pag-iingat at labis na pag-aalaga. Malalagay pa rin siya sa mga ongoing treatments. Ang kanyang kondisyon ay naging seryoso bagamat nagawa niya itong maligtasan. Magdadaan pa rin siya sa mahabang proseso. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat ng kailangan. Ang mahalaga ngayon ay malayo na siya sa matinding kapahamakan. Nagdesisyon ang mag-asawa na iwanan na muna si Willow sa pangangalaga ng mga doktor sa ospital, nang mabantayan ng kalusugan nito at medikasyon na magpapabilis sa kanyang pagpapagaling. Nagpalitan naman si James at Laurel sa pagbabantay sa ospital. Sinisigurado na hindi mawawala na makakasama ang kanilang anak, habang si Mr. Ambrose ay nadalas namang paminsan-minsan. Si Finn, kahit nais nitong laging makitang kapatid, ay minsanan lamang kung makabisita nang dahil sa mga restriksyon sa intensive care unit. Sinisigurado naman din ni Mr. Ambrose Sinclair na ang lahat ng gastusin o pangangailangan ni Willow ay matutugunan gaya ng kanyang pinangako. Paano tayo makakabayad para sa lahat ng ito, Papa? Maraming treatment pa daw ang pagdadaanan ni Willow, sabi ng doktor, tanong ni Finn sa kanyang ama isang gabi na labis na nag-aalala. Napatitignan muna si James kay Laurel bago nagawang tumugon. Tinutulungan tayo ni Mr. Ambrose anak at ako naman ay kinakailangan kong magbalik ng pagtatrabaho sa kanya. Ano't anuman nang mangyari, ay hahanap ako ng paraan para mabayaran natin ang lahat. Sa wakas, matapos ang ilang linggo sa intensive care unit, ay nailipat na rin si Willow sa isang regular na kwarto. Bagamat nasa kama pa rin at nakakonekta sa ilang aparato, ay malayo na siya sa matinding kapahamakan.
na sadyang kinaliligaya at kinagiginhawa ng mag-asawa. Ngayon na rin ang panahon para tuparin ni James ang nasang-ayunan niyang kasunduan kay Mr. Ambrose. Kinaumagahan ni naghanda na siya sa pagbabalik sa Sinclair Mansion, kung saan nagawa pang humalik ni James sa noon ni Willow. Gayun din ang yumakap sa kanyang asawa at kay Finn bago umalis. Lumisan siyang taglay ang magkahalong apprehension at determinasyon. Habang lumalapit sa magarang property, ay napansin kagad ni James ang isang kakaibang aktibidad sa malapit sa back entrance. Dala ng matinding pagka-interes ay nagawa niya naman itong silipin ng maingat. Dito nasaksihan niya si Mr. Everett na nakatayo sa gitna ng napakaraming suitcases at mga kahon. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang nag-aatas sa mga empleyado ng mansyon. Nang masilayan niya si James ay napasiri na lang siya ng mapanganib. Magkahalong galit at pag-alma ang mababakas muna sa kanyang ekspresyon. Pero masumagaw sa eksena ang bigla ang paglapit ng pinakaulo ng pamilya. Walang iba kung hindi si Mr. Ambrose Sinclair. May pagka-istrikto muna siyang tumitig sa kanyang anak bago nagbigay tuon kay James. Mr. Thorne, sumama ka sa opisina ko. Marami tayong pag-uusapan na importante. Hindi ko tumapaniwalaan, Dad. Seryoso po ba kayo? Hindi pa huli ang lahat para magbagong inyong isip. Nagawa mo ng punto mo pero baka naguguluhan lang. Wala naman ding nagawa si Everett kung hindi ang sumunod na lamang sa kanyang amat ni James. Pumasok sila sa isang madilim na kwartong may wooden furnitures at shelves na napupuno ng mga libro. Si Mr. Ambrose ay pumesto na rin kaagad sa likod ng kanyang antique oak desk. Si James ay nanatili lamang na nakatayo at tila nababagabag. Ilang sandali ding binalot ng katahimikan ng kwarto bago tuluyang sumabog sa Everett. Dad, kailangan sabihin mo sa kanya na nabigla ka lang sa nagawa mong desisyon. Kailangan niyang malaman ang totoong nagaganap dito. Dapat malaman niya kung saan siya lulugar. Ang lalaki niya na isang hamak na hardenero lamang. Napubuntong hininga naman si Mr. Ambrose. Napapalitan ang kanyang tingin sa pagitan ni James at ng kanyang anak. Oo anak, sasabihin ko sa kanyang lahat. Pero sigurado na ako sa naging desisyon ko. Hindi lang siya isang hardenero kundi isang mapagkakatiwalaan at masikap na empleyado. Maraming taon na naglilingkod sa pamilya natin si James. Agad nang tumindig si Mr. Ambrose, tumanaw sa malaki niyang bintana kung nasisilayan niya ang ganda ng malawak na hardin ng estate. Ilang sandali niya munang pinahalagahan ang ganda ng tanawing kanyang namamasdan bago nagawang lumingon sa dalawa. James, alam kong masasorpresa ka sa sasabihin kong ito, pero sana patapusin mo muna akong magsalita. Napatungo naman si James, indikasyon na kanyang pagpayag. Ang boses ni Mr. Ambrose ay napupuno ng emosyon at determinasyon. Everett, iniisip mo na hindi ako nagiging patas sa'yo, pero sa totoo lang at gusto ko lang matuto ko ng isang magandang aral. May kinalaman sa pakikipagkapwa at magbigay halaga sa masikap na pagtatrabaho. Napahinto si Mr. Ambrose ang kanyang tingin na patuon na kay James. Alam mo James, naalala ko sarili ko sa'yo. Maraming nagsasabing lumaki akong mayaman pero dun sila nagkakamali. Isa lang akong loan cutter noon nung ako'y binata pa. Sa ganun ako nagsimula, kinakalyo ng aking mga kamay at tumatagaktak na ang pawis sa aking mukha. Binibigyan kong halaga ang bawat baryang nakukuha ko noon sa totoo lang. At masaya ako sa bawat pagkakataong nakakatapos ako ng gawain. Mahirap man ito o madali lang. At ang mga natutunan ko sa mga karanasang yun ang siyang kinapitan ko para maitatag ang yamang tinataglay ko ngayon. Nagpatuloy pa rin si Ambrose sa pagsasalita pero nagbigay tuon naman siya sa kanyang anak. Nakuha mo anak ang mga pribilehiyo na hindi ko natanggap noon kaya nalagay ako ngayon sa isang pagdidesisyon kung saan mawawalan ka ng posisyon sa kumpanya. Maninirahan ka sa isang simpleng tahanan lang at magsisimula mo ng magtrabaho ng mababa. Gaya ko dati ay kailangan mo rin magsimula sa ibaba bago maakyat ang tugatog ng tagumpay. Gusto ko matutunan mong mga aral na natutunan ko. Maraming taon nang nakakaraan. Hindi ito isang parusa. Sa halip ay isa itong oportunidad para matuto ka sa buhay. Dito ka napapasok, James. Sabay tuon niya kay James. Ikaw ang papalit sa posisyong iiwanan ng anak ko. Ikaw ang siyang mamamahalan ng kumpanya. Hindi ko kayang pangalagaan yun ng mag-isa. Kaya kailangan ko ng makakasama sa lahat. Hindi ko maintindihan, Mr. Ambrose. Isa lang po akong hardenero at wala pang karanasan. Napangiti naman si Ambrose. At ako naman ay isang loan cutter lamang. May nakikita akong bagay sa'yo nagpapaalala sa akin ng aking kabinataan. Kung saan mahalaga sa akin ang integridad, determinasyon at malalim na karunungan sa masikap na pagtatrabaho.
Nangako naman si Mr. Ambrose na patuloy pa rin niyang tutulungan si Willow kung magtatrabaho lang sa kanya si James ng buong katapatan. Ilang saglit ang makalipas, umupo na rin si Mr. Ambrose sa likod ng kanyang magarang oak desk. Sinasabing hindi lamang isang business decision ang kanyang sinasabi, kundi isang chance ang maitamang ilang pagkakamali. Gayon din ipanumbalik ang dating magandang aral na nabuo sa kanyang pamilya. Nauunawaan mo, James, na kung anong ibig sabihin ng mahirap na pagtatrabaho. Alam ko namang hindi magiging madali. Madaming magdududa sa'yo. Maraming hindi susunod sa simula. Pero naranasan ko din yan. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ko na maayos din ang lahat, lalo't kasama mo ko. Sa huli, wala na rin nagawa si James kundi ang sumubok sa isang bagay na sadyang hindi pamilyar sa kanya. Gaya ng inaasahan ay hindi naging madali ang lahat. Pero dahil sa matinding dedikasyon at pagtsatsaga ni James, na matutoy na gawa niya ring makasanayan ng maging isang mahusay na leader sa katagalan. Makalipas ang isang taon sa pagtatapos ng kontrata ni James, ay tuluyan na ring na-discharge at nakauwi si Willow. Nagawa ng magkasama-sama ng pamilya, si James ay maayos na nakapagpaalam sa kontratang kanyang napirmahan at kinararangal niya ang kanyang bawat natutunang tagumpay. Silang pamilya ay nagkaroon ng sariling savings at sariling tahanan na may hindi kalakihan pero napakagandang hardin. Masaya si Finn na sobra, ngayong nakakasama at nakakalaro na niya ang kanyang bunsong kapatid. Si Everett naman sa kabilang banda ay ganap nang bumisita sa kanyang ama. Nagpapasalamat sa oportunidad na nagawa nitong maibigay noon. Naging mahirap man sobra sa una ay ganap din siyang natuto. Nagawa niyang magbalik sa mansyon at sa kumpanya sa mas maayos na niyang sarili. Kasama ang babaeng nakatulong din sa kanya naging pagbabago. Si Everett ay nakabalik sa kumpanya na may malayong-malayong personalidad kaysa dati. Nasadyang minamahal ng bawat empleyado gaya din ito na kanilang naranasan sa pangunguna ni James. Masaya si Everett na maranasan ang totoong respeto na natatanggap niya ngayon na noon ay hindi niya nararamdaman. Si Mr. Ambrose ay naging masaya sa naging resulta ng lahat. Naniniwala na kahit kailanman ang pakikipagkapwa-tao at ang pagbibigay halaga, paghihirap ng iba ay mahalaga sa tagumpay ng isang tao. Dahil ang taong may malawak na kasanayan sa buhay, ang siyang mas nagkakaroon ng maayos na karunungan na kanya ting may ipapasa sa loob ng mahabang panahon.